Magandang gabi po sa bawat isa. Muli tayo po ay magsasama sa maikling oras sa ating programa sa Tinig ng Pag-asa para muling ma-enlighten, mahigit pang madagdagan ang ating pananampalataya sa paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoong Jesus. At sa gabi pong ito ay ako po ay naatasan si Pastor John Magluya ng taga Calapan City na maghayag ng salita ng ating Panginoong Jesus. At bago ang lahat, nais ko lamang batiin ang ating mga kapatid sa pananampalataya, ang ating mga pastors, ang ating mga workers, ang ating mga leaders mula Luzon, Visayas, and Mindanao maging sa labas ng bansang Pilipinas. At of course, bago ang lahat ay binabati din natin ang ating ginagalang at minamahal na Bishop Leo Bidanya na siyang founder ng Jesus Be Lifted Up Church at ang kanyang may bahay, walang iba kundi si Reverend Stella Bidanya. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At sa gabi pong ito ay ang ating tema ay matatagpuan sa Nehemiah chapter 4 verse 6. At bago ang lahat ay nais ko lamang pong humingi ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Father God, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, thank you for your goodness. Thank you for everything that you have done to us or that you have given to us, O Father God. Lord, hallelujah, truly you are God of all gods. You are King of all kings, O God. Truly, apart from you, we can do nothing. Wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. O Diyos, kaya Lord, lagi kaming dumidepende sa iyong pabor, sa iyong kapangyarihan, O Diyos. At sa gabi pong ito, sabi mo sa iyong salita, O Diyos, ay if we will confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from our iniquities. Lord, marami pong salamat sa paglilinis at sa kapatawaran na patuloy niyong iginagawad sa aming buhay, Ama. Marami pong salamat maging sa aking mga kapatid sa pananampalataya na nakikinig, nanonood, O Diyos, bigyan mo po sila ng higit na mataas na kaunawaan upang Lord ay higit nilang maunawaan ang mga salitang maririnig nila mula sa iyong abang lingkod. At tunay nga sa pagkakataong ito, you will be increasing and I will be decreasing, O Diyos. At ang iyong salita lamang ang aking maihayag sa oras na ito. Marami pong salamat sa iyong pag-iingat sa paggabay sa amin sa pagkakataong ito. Thank you, Lord. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
So, ang ating tema ay Nehemiah chapter 4 verse 6. At ang sabi rito is, so we built the wall till of it reached half its height. For the people worked with all their heart. Lalo kaming nagpatuloy sa pagtatayo ng pader, kaya't hindi nagtagal at nangalahati na ang taas nito dahil masigasig ang mga tao sa pagtatrabaho. Yun po ang nakatala sa Nehemiah chapter 4 verse 6. So makikita natin dito, bibigyan din natin dito yung masigasig ang mga tao sa pagtatrabaho. Kaya po ang title natin nito is a people with a heart to work, or people work with a heart. So ang isang proyekto bago ma-accomplish kailangan ay mayroong tinatawag na a heart to work. Yung talagang may puso ka para gumawa o gawin para ma-accomplish mo yung isang bagay. Sa buhay po ni Himaya, talagang marami po siyang na-possess na mga magagandang katangian. At ito po ay kanyang na-apply noong nagkaroon siya ng plano, nagkaroon siya ng desire na muling i-rebuild ang bagsak na pader ng Jerusalem at ang mga pintuan nito. So, sa gabi pong ito, may ilang mga bagay lamang akong may hayag sa inyo, may share sa inyo about the character ni Nehemiah na nakita ko nung binasa ko ang Nehemiah chapter 1 hanggang chapter 5. At ang una kong nakita rito is yung merciful heart. Number 1 is merciful heart. Mayroon siyang mahabaging puso itong si Nehemiah. Sapagkat sa chapter 1 ay doon ay nung dumating yung kapatid ni Nehemiah ay tinanong niya kung ano yung nangyayaring sitwasyon doon sa lugar ng Jerusalem. At sinabi nga nung kanyang kapatid na until now ang Jerusalem ay patuloy pa rin nagre-recover kasi nananatiling bagsak ang pader at ang mga pintuan nito. At doon nakita natin na nagkaroon ng kahabagan ng merciful heart itong si Nehemiah at naupo siya, sabi nga naupo siya, nalungkot siya, napaiyak siya at nagdalamhati ng ilang araw at nag-ayuno din siya. Nagkaroon siya ng kahabagan at nagkaroon siya ng desire na muling i-rebuild ang Jerusalem para magkaroon ng kasiguraduhan ng safety ang mga taong naninirahan doon. Kaya mababasa natin sa Mateo chapter 5 verse 7, ang sabi po roon is blessed are the merciful for they will be shown mercy. Ang verse na ito, ang sabi po, ang verse na ito na sinasabi na si Jesus noon ay habang siya ay nagsisermon, itinuturo niya rito ang tungkol sa qualities of a blessed life. Jesus emphasized the importance of showing mercy to others. At he promised that who are merciful will themselves receive mercy. Ang sino man ang maging, sabi nga, mahabagi na mayroong kahabagang o mahabaging puso, ay papakitaan din niya ng kahabagan. Ipapakita ng Diyos ang kahabagan sa mga taong nagkakaroon ng kahabagan doon sa ibang tao. So, makibabasa rin natin dito sa Luke chapter 6 verse 36. Ang sabi rito is, be merciful just as for Father is merciful. In this verse, Jesus encouraged his followers to demonstrate mercy in their actions and attitudes. At binibigyan din dito yung kahalagahan of reflecting God's mercy in our lives by being compassionate. Sa ating buhay na bilang, sabi nga, mapagmahal. Sabi nga ay mapagpatawad at nagpapakita ng kabutihan sa iba. So, ibig sabihin, kailangan po talaga ay meron tayong kahabagan. Hindi lamang sa ating sarili, hindi lamang sa ating family o sa anong mapamang bagay, but higit, of course, sa ministeryo ng ating Panginoon. Katulad ni Nehemiah, na talagang nagkaroon siya ng kahabagan na ipadama
at ipakita sa kanyang sabi nga sa kanyang kababayan yung kanyang kahabagan. At ang verse din ito, ang sabi nga ito yung nagre-remind sa mga mananampalataya ang sabi nga significance na sabi nga na dapat magkaroon ng merciful heart and how to align with the teachings of Jesus, yung kahabagan na kung paano natin o paano tayo mag-align doon sa katuruan ng ating Panginoon. At ang number 2 rito, ang sabi is mayroon siyang makikita sa buhay ni Nehemiah, yung mayroon siyang tinatawag na prayerful heart. So nakikita natin sa Nehemiah chapter 1:6 na nanalangin siya araw at gabi para sa bayan niyang Israel at sa Jerusalem. O para sa bayang Israel at sa Jerusalem. So nagkaroon siya ng prayer sa ating Panginoon. Because prayer is very important to everybody or anybody para sabi nga magkaroon lalo ng close relationship and partnership sa ating Panginoon. Makikita natin sa 1 Thessalonians 5:17, ang sabi roon ay tayo manalangin ng walang patid. Pray continually. At ang verse na ito, ito ay ipinapahayag ni Apostol Pablo at ini-encourage niya ang mga taga-Thessalonian na mananampalataya na manatili sa pag-uugali na mayroong constant prayer na ginagawa sa kanyang buhay, sa aspeto ng kanyang buhay. At ini-implies din dito yung kahalagahan ng pagpapanatili ng prayerful heart, na manatiling, sabi nga, connected with God through prayer sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya napakalaga po sa isang Kristiyano ang laging pananalangin. Hindi lamang po, we have to, sabi nga, utter your prayer and of course, we have to meditate the Word of God. Sa ating pananalangin, mga kapatid, kinakausap natin ang ating Diyos na buhay. At sa ating pagbabasa ng kanyang salita, doon naman siya nangungusap sa atin kung ano yung mga guidance, yung mga plano, yung will niya na nais niyang maganap sa ating buhay. In Philippians chapter 4 verse 6, ang sabi po roon, "Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God." Huwag daw po tayong mag-alala sa anumang bagay. Salip, hingi natin ang lahat ng ating pangangailangan sa ating Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at nandun yung ating pasasalamat. Lahat ng ating request ay ibibigay natin sa ating Panginoon. At sa verse na ito, masasabi po natin na sinasabi ni Apostol Pablo, nagbibigay siya ng instruction sa mga taga Filipos na dalhin, sabi nga, to bring their anxieties, concerns, and requests to God sa pamamagitan through prayer. At binibigyan din po dito ang sabi nga, ang kahalagahan na sabi nga magkaroon tayo ng tinatawag na prayerful heart as means as to find peace and bring our needs before God. Sa tulad po ng ginagawa ni Nehemiah. Nung narinig niya yung balita ng kanyang kapatid, siya po ay nagkaroon ng kahabagan. After that po, ang sinunod niya, makikita natin, nagkaroon po siya ng prayerful heart. Dahil alam niya yung kahabagan niyang yun ay hindi kaya niyang ma-overcome yung kanyang desire na muling i-rebuild ang Jerusalem, ang pader nito at ang mga pintuan without the intervention of our Almighty God. That's why he needs, sabi niya, communicating with our God. Kailangan niya makipag-communicate sa ating Panginoon. At ang verse na ito, ang sabi rin yung Philippians na ito, yung verse na ito ay nagbibigay din ng kahalagahan kung paano, sabi nga, of cultivating a prayerful heart, maintaining a continuous connection with God through our prayer. At ito ang nagdadala
sa lahat ng aspeto ng ating buhay sa harapan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos. Kaya napakalaga po ang prayer, mga kapatid. Saan man tayo, malayo man tayo, anumang sitwasyon natin, kapag mayroong nananalangin sa atin, 100% magkakaroon tayo ng tinatawag na safety sa ating buhay. Ang Diyos, ang Banal na Espiritu, ang laging nagbibigay ng guidance and protection sa atin. At ang number 3, makikita rin po natin doon sa at sitwasyon, sa ugali nitong ni Nehemiah, mayroon siyang tinatawag na compassing heart. Nandoon sabi nga, nanalangin siya sa Panginoon, nag-confess siya, dumulog siya sa harapan ng Panginoon. Hindi lamang ang kanyang sarili ang kinonfess niya, mga kapatid. Kinonfess ni Nehemiah, maging ang kanyang, sabi nga, ang kanyang mga ninuno. Humingi siya ng kapatawaran sa ating mga sa mga kasalanan na ginawa ng kanyang mahal sa buhay. At talagang sabi nga, gusto niya munang malinis, maging maayos, makapag-confess siya sa harapan ng Diyos bago siya, sabi nga, humingi ng desire o humingi ng naisin niya para sa pag-rebuild nitong Jerusalem. In 1 John chapter 1 verse 9, ang sabi po rito, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from our unrighteousness. Kapag ginumpisal natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo ay patatawarin at lilinisin sa ating mga kalikuan, sa ating mga unrighteousness. So, yun po ang ginawa ni Nehemiah. Dahil alam ni Nehemiah na kapag hindi siya nag-confess o hindi siya, sabi nga, nag-repent sa ating Panginoon, may posibilidad na hindi ma-materialize yung kanyang naisin na ma-rebuild at maayos ang lugar ng Jerusalem. Ang verse na ito, this verse from the first epistle of John, highlights the importance of confessing our sins to God. At sinibigyan kasiguraduhan dito, mga kapatid, as at that if we confess our sins with a repentance o pagsisisi sa ating puso, God is faithful and just to forgive us and clean us from our unrighteousness. Binibigyan din kahalagahan dito yung ating, sabi nga, magkaroon tayo ng tinatawag na genuine, tunay na pag, sabi nga, confession and repentance para, sabi nga, to receive God's forgiveness, para matanggap natin yung kapatawaran mula sa ating Panginoon. Kasi kapag tayo ay nag-confess lamang na parang compliance lamang sa harapan ng Panginoon, God will not give you any, sabi nga, ay forgiveness sa ating kasalanan. Hindi ibibigay ng Diyos yan, hindi tayo ipuporgive ng ating Panginoon. In Romans chapter 10 verse 9, sabi rito, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kung idideklara daw ng ating mga labi na si Jesus ay Diyos at maniniwala sa ating puso na siya'y nabuhay mula sa mga patay, tayo ay maliligtas. At yun po ang ginawa ni Nehemiah, na talagang, sabi nga, nag-declare siya. Maging ang kanyang mga ninuno ay talagang hiningi niya ng kapatawaran, ang kanyang sarili, ang kanyang mahal sa buhay. Dahil alam niya, ito yung magiging hadlang kapag hindi niya dineclare, hindi niya kinonfess o nirepent yung mga kasalanan na nagawa ng kanyang mahal sa buhay, may tendency na hindi, sabi nga, ipoprosper, hindi igagrant ng ating Diyos ang kanyang mga panalangin. Sa verse na ito, sa Romans 10 verse 9,
sa Book of Romans, ini-emphasize dito ang kahalagahan ng pagkoconfess ni sa ating Panginoon. Yung pagkoconfess natin na si Jesus ay Diyos. At tinuturo rin dito yung tunay na sinseridad na pagkoconfess natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, coupled with a genuine belief in the heart leads to salvation. At ito yung maglilita sa atin eh, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa ating buhay. At yun, sabi nga yung plano ni Himaya na pumunta sa malayong lugar, at yun ay nag-prosper, nangyari po yun. Nung nanalangin siya, nag-ayuno siya, nagkaroon siya ng merciful heart, at nagkaroon siya ng prayerful heart, at nakita talaga natin doon na ginrant ng Panginoon. Sa pagpunta niya mula doon sa kanyang kinalalagyan hanggang sa Jerusalem, walang problemang nangyari. Lahat ng kanyang needs, lahat ng kanyang pangangailangan, mga gamit para muling ma-rebuild ang nawasak na pader at mga pintuan ay dala-dala niya. And beside of that, sabi nga na si Haring Artaxerxes ay talagang ginaid siya. Binadalhan siya ng batalyong mga sundalo para, sabi nga, ay masigurado ang kanyang safety habang siya ay, sabi nga, ay naglalakbay papunta sa Jerusalem. At lahat ng pangangailangan niya talagang na-provide because of his character na nakita ng ating Panginoon. So, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, nais din ng Diyos na makita ito sa atin upang sa ganun ay magawa natin yung kanyang will, yung kanyang nais, yung kanyang mga plano sa ating buhay na sabi nga roon ay mapulpil, ma-accomplish natin yung kanyang naisin. At ang sabi sa number 4, doon ay makikita rin natin sa number 4 yung katangian itong si Nehemiah, mayroon siyang tinatawag na worshiping heart. Nandun ay talagang sa Nehemiah chapter 1 verse 5, matapat ni, sabi nga ni Himaya, matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas ang pag-ibig at pagmamahal sa inyo. Talagang nagwo-worship itong si Nehemiah sa ating Panginoon dahil alam niya na ang isang paraan para makatch ang puso ng Diyos ay ang pagwo-worship. Magkaroon ng tinatawag na worshiping heart lingkod ng Diyos. Sa Psalm chapter 95 verse 6, ang sabi rito, "Come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord our Maker." Ang sabi po ni David, "Halik kayo." Sabi nga tayo ay mag-bow down, magyumukod tayo. Pamagitan ng ating pag-worship sa ating Panginoon. Tayo ay lumuhod sa harapan ng ating manglilikha. Tingnan naman natin ang buhay ni David. Talagang sabi nga, nakagawa man siya ng kasalanan, but nananatili ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa kanya because David has a worshiping heart. Likewise, sa buhay ni Himaya. At sinasabi rito sa Psalms na ito, sa verse na ito, ito ay, sabi nga, it expresses invitation to approach God with humility. Yung verse na ito, ang Psalms 95 verse 6, sabi rito ay, ito ay nagpapahayag ng pag-iimbita sa paglapit natin sa Diyos na mayroong sabi nga, with humility, pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, na mayroong pag-ibig, mayroong pagmamahal. At pinapahalagahan din dito yung pag-act natin, yung bowing down and kneeling as a physical expression of worship, recognizing God as the creator and deserving of our praise. Kaya napakahalaga po yun na may action tayo in our, sabi nga, in the language, our body language. Ay, yung sabi ang pinapakita natin sa pamamagitan ng ating body language, yung pagbabaw natin, ng pagninil natin, ay higit na nakikita natin doon yung pagkaroon natin ng pagrespeto at pagmamahal sa ating Panginoon, sa ating Diyos. What Nehemiah did, kung ano ginawa ni Nehemiah. Talagang nag-bow down siya, lumuhod siya sa harapan ng Panginoon, nag-worship siya, para sabi nga makatch niya ang puso ng ating Panginoon. At sa John chapter 4,
Sabi ron sa John chapter 4 verse 23 to 24. Sabi ron, yet a time is coming and has now come when the true worshiper will worship the Father in the Spirit and the truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God, sabi rito, God is Spirit and His worshipers must worship in the Spirit and in truth. Ang Diyos ay Espiritu at dapat lamang na ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga worshiper ay mag-worship sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. At ang verse din nito, nagsasabi rito si Jesus, nagsasalita dito sa Samaritan na women doon, kung maalaala nyo doon sa kwento na ang Diyos si Jesus ay nakikipag-usap doon sa Samaritana na babae doon malapit sa balon. At ipinaliwanag niya doon yung totoo, yung tunay na pag-worship sa Diyos. At sabi nga ito, ang pag-worship sa Diyos is not defined by a specific location or external rituals. Hindi tinitingnan ng Diyos yun, ang location o yung lugar na kung saan ka mag-worship sa Kanya. But ang tinitingnan ng Diyos dito sa pag-worship sa Kanya ay yung puso, sa pamamagitan ng puso and spirit of the worshiper. Yung sabi nga, yung puso at espiritu nung nag-worship, ang tinitingnan ng Diyos dito. Ay nag-worship nga ang isang worshiper, napakagandang lugar, aircon, maayos, tahimik. Pero sabi nga ay nag-worship siya, not the spirit and in truth. Wala sa puso at wala sa kanyang isip. So hindi ito magagrant ng ating Panginoon. At ini-emphasize ni Jesus that God desire worshipers who worship Him in the spirit and truth. Dinis-desire ng Diyos na ang kanyang worshiper, sabi nga ay talagang nag-worship ng nandun sa ng espiritu at katotohanan. Yung nandun yung genuine, sincere worship na nagmumula sa pinaka, sabi nga, ilalim ng kanilang puso. From the deepest parts of their heart. So yun po yung napakalaga sa pag-worship natin. At ang panghuli po natin dito, ang number 5 is humble heart. Makikita natin din dito, si Nehemiah ay mayroong tinatawag na humble heart. Dahil siya nga ay, sabi nga ay humble siya, talagang naglilingkod siya sa hari, talagang nandun yung kanyang humility, humble heart, sa paglilingkod at higit sa lahat sa pag-worship sa ating Panginoon. In James chapter 4 verse 10, ang sabi po ron, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Magpakumbaba tayo, sabi, sa harapan ng Panginoon at sabi nga tayo ay itataas, ipopromote ng Panginoon. Sa maladagdag ko lang po sa verse na yon, sabi nga sa Proverbs 22 verse 4, if we will humble before Him, we will be receiving riches, honor, and long life. Nangyari po yon sa buhay ni Nehemiah. Naging gobernador nga po siya. At sabi nga, although na talagang sabi nga naging kwan siya, naging katulong siya, pero promote siya ng Panginoon. Itinaas siya because of his humble heart, because of humility. Sinasabi rito sa James chapter 4 verse 10 ni Apostol Pablo, ini-encourage niya yung mga believers na maging humble sa harapan ng ating Panginoon. At ini-emphasize din dito yung kahalagahan ng pagkilala na dapat ng isang believers na maging independent, maging dependent siya sa ating Panginoon at sabi nga, sinasubmit niya yung kanyang sarili sa ating Panginoon. Kasi kapag naging independent tayo sa ating Panginoon, walang mangyayari sa ating buhay Kristiyano. We must always inculcate in our minds and our heart that we must be always dependent on our Almighty God, sa ating Panginoon. Dahil kapag tayo ay laging nakadepende sa Kanya, ibig sabihin, anuman ang tayo mayroon, may pera man tayo o may kakayahan man tayo, ibig sabihin ay maayos man, mayaman man tayo, pag nakadepende tayo sa Panginoon, hindi natin titingnan yan. Nandun pa rin yung humility natin. Maraming mga tao sa pagkakataong ito, sabi nga, nagmula sa wala,
Talagang dati mahirap naman, pero ngayon na talagang sabi nga ay pinagyaman ng Panginoon, minsan hindi na nakakakilala ng kanyang kapwa. Minsan mataas na yung kanyang pride. Mayroon nang ipinromote sa trabaho, minsan hindi na nakakakilala sa kanyang mga pinanggalingan. Because sabi nga, naging independent siya sa kanyang buhay. Hindi siya naging dependent sa ating Panginoon. So dapat po manatili po tayong humble at maging dependent sa ating Panginoon. Ano man ang katatayuan natin sa buhay, mayaman man tayo, mahirap, na-promote man tayo, inangat man ang buhay natin ng ating Panginoon, so manatili tayong nakadepende sa kapangyarihan kahabagan ng ating Panginoon. Sabi roon, the promise is that, ang promise ng Panginoon, ng Diyos, kung humble lang tayo sa harapan niya, He will exalt and lift His up and lift us up in His time and according to His will. Tayo po, sabi nga, exalt at itataas ng ating Panginoon sa panahon base sa kanyang naisin sa ating buhay. Sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 3, ang sabi po roon, do nothing out of selfish ambition or vain conceit rather. In humility, value others above yourself. Okay, sabi nga ay huwag tayo sabi nga ay makasarili sa ating ambition o mapagmataas. Na mayroon lang tayo, mayroon na tayo o ano, ay manatili tayong humble sa harapan ng ating Panginoon. Huwag tayong maging mahiyabang sa harapan ng Panginoon at nagkaroon lang tayo ng mga bagay na ating pinapakinabangan sa pagkakataong ito. Dapat nanatili tayo yung kahalagahan ng pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon at sa harapan ng iba. Ang verse na ito, sinasabi ni Apostol Pablo, hinihikayat niya yung mga believers na i-adapt yung mindset of humility. Ini-encourage niya, it encourages putting the interests and needs of others before our own and avoiding selfish ambition and pride. At ini-emphasize din dito yung kahalagahan ng sabi nga yung mayroon tayong pusong mapagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, sa harapan ng mga tao. Yung po yung nakita kong isang katangian ng buhay nitong si Nehemiah. At ang panghuli na lang po, kasi number 5 kanina yung sabi ko, mayroon pang isa, number 6 dito, ang panghuli natin is obedient heart. Si Nehemiah, nakita po natin doon, ay mayroon po siyang tinatawag na obedient heart. Although siya sabi nga ay talagang nagsiserve siya sa hari, kay Haring Artaxerxes, ay nandun yung kanyang pagsunod. May puso siyang pagsunod. Hindi lamang doon sa hari, at higit sa lahat, may puso siyang pagsunod sa ating Diyos. At makikita natin dito sa 1 Samuel chapter 15 verse 22 na ang sabi po rito, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice and to heed is better than the fat of rams. Ang verse na ito ang nagsinasabi ni Prophet Samuel. Prophet Samuel confronts King Saul for disobeying God's command. Dahil nagbigay ng order ang Diyos dito kay Saul, subalit nag-disobey siya. Kaya kinumpronta siya ni Prophet Samuel. Samuel emphasizes that God values obedience over external religious rituals and sacrifices. It teaches that having an obedient heart and heeding God's instruction are more pleasing to Him than mere outward acts of worship. Kaya napakalaga po talaga rito may obeying heart. Kahit sabi nga ay maganda man niyang sabi nga maganda pa yang iniisip mo sa iyong puso, pero pag may conviction ang Diyos sa iyo, dapat 'yun ang masusunod, hindi yung conviction ng iyong sarili. Kasi at the end of the day, ang Diyos pa rin ang dapat masunod sa lahat ng ating mga plano, sa lahat ng ating naisin sa ating buhay. Sa John chapter 14 verse 15, ang sabi po rito, if you love me, keep my commands. Kapag mahal mo ako, ang sabi roon ay kailangan mananatili sa iyo ang aking mga utos. Sinasabi rito ni Jesus, ina-express dito ni Jesus
Sabi nga, Jesus expresses the connection between love for Him and obedience to His commands. Yung pagsunod sa kanyang mga utos. At ini-emphasize niya dito yung the true love for Him is demonstrated through obedience. Ang tunay na sabi nga na pag-ibig at pagmamahal sa kanya ay nagpapakita, nagde-demonstrate sa pamamagitan ng pagsunod natin sa mga utos ng ating Panginoon. At ina-highlights dito yung kahalagahan ng pagkakaroon ng obedient heart as a natural and response to our love for Jesus. So sa ating conclusion, mga kapatid, ang sabi po roon sa ating conclusion, ang sabi po rito sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So sabi nga, kung anuman yung ating gagawin, anuman ating ginagawa, gawin natin ito na may pag-ibig ng buong puso sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga, dapat tayo ay naglilingkod hindi sa tao, kundi sa Diyos. Sa ating paglilingkod na ito, sabi nga, ang Diyos ang nagre-reward sa atin. Hindi si Bishop, hindi si Pastor, o hindi sino paman, kundi maliban lamang sa Diyos. Kaya gawin natin yung part natin kahit hindi tayo nakikita na nakakataas sa atin sapagkat tayo ay nakikita ng ating Diyos. Manatili sa atin yung karakter na kung saan nabanggit natin kanina. Nakatulad ni Nehemiah na lahat ng desire ni Nehemiah, sabi nga ay nangyari at naganap sa kanyang buhay, na rebuild as soon as possible itong pader at ang mga pintuan ng Jerusalem. Bakit? Dahil nakitaan ng Diyos yung mga katangian na nais ng Diyos sa isang Kristiyano. Nakita niya na nandoon kay Nehemiah. Kaya na-materialize yung desire ni Nehemiah. So sa gabi pong ito, mga kapatid, yung ating mga narinig na mga katangian, i-possess po natin yun. Then, apply po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. And let God, sabi nga ay work within our human being, within our spiritual life. Hayaan natin na ang Diyos na maging dependent tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo maging independent sa Kanya. Tayo manalangin. Father God, in the name of Jesus, once again, by the power of the Holy Spirit, salamat po, O Lord, sa katuruang iyon na tunay nga na maaaring tumimo sa aming puso't isipan at may apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat, O Diyos, sapagkat dahil sa iyong kapangyarihan, dahil sa iyong kahabagan, sa iyong pabor, ay lagi kaming nagiging malakas physically at laging tumataas ang antas ng aming pananampalataya. At dahil din sa iyo, O Diyos, lagi kaming nakadependent sa iyo. Lagi kaming umaasa sa iyong kahabagan, sa iyong pabor, O Diyos. Salamat po sa gabing ito sa aking mga kapatid na nanonood, nakikinig sa programang Tinig ng Pag-asa. O Diyos, malayo man kami sa isa't isa physically, O Lord, but iisa lamang ang aming mitiin. Iisa lamang ang aming goal, O God. Ikaw ay parangalan, pasalamatan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Pagpalain niyo po sila higit, O Diyos, sa kanilang inaasahan. Beyond their expectation, O Lord. Patunayan mo na ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang sa lahat ng pagkakataon ng kanilang buhay ngayon, bukas at magpakailanman, O Diyos. Mayroon man silang sakit na nararamdaman. Lord, pagalingin mo po sila. Nagkaroon man ng financial constraint, O Diyos. Pangangailangan sa material na bagay, O God. Relationship, O Diyos. Kayo po ang bahala. Dahil kayo naman po ang Diyos at lagi kaming dumidepende sa inyo. Kayo naman ang aming Ama, O God, nag-create sa amin. Wala kaming gagawin kundi ibalik lamang ang kapurihan sa iyo. Pasalamatan ka, papurihan ka, O Lord, sa mga magagandang bagay na ginawa mo sa aming buhay. I-promote mo, O Diyos, ang mga taong nangangailangan ng promotion. Bigyan niyo po ng trabaho ang mga taong nangangailangan ng trabaho, O Diyos. I-unite mo ang pamilyang wasak, O Diyos. Sa pamamagitan ng iyong pabor, kapangyarihan, kahabagan, O Lord, ang mga kamagkakapatid, mga magulang, O Lord, kamag-anak, na hanggang ngayon ay mayroong sigalot, misunderstanding, i-reconnect mo uli sila, O Lord. Magkaroon ng harmonious relationship sa bawat isa. Marami pong salamat sa gabi pong ito, O Diyos. Patuloy po kaming nananalangin. Umaasa sa iyo, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
So muli mga kapatid, magandang gabi po. Ito po ang inyong Pastor John Magluyan from Calapan City. At inatasan ng ating bishop na hawakan ang lugar ng Jesus Be Lifted Up Church sa Sitio Bunbun, Barangay Calero, Calapan City. At kami po ni Pastora Irene ay muling bumabati sa inyo ng magandang gabi at masaganang pamumuhay. God bless us all. Subukin